Mapagpalang umaga! Kumusta kayo, Grade 8? Ako muli ang inyong makakasama, Binibining Ana Roxanne Andrade, ngayong araw. Handa na ba kayong muli sa isang panibagong talakayan? Kung oo, isa namang pusong ikomento ninyo. Mukhang handang-handa na ang lahat sa ating talakayan. Tara, simulan na natin. Ngayong araw ay mayroon kayong tatlong kasanayan na dapat matamo. Una, na ilalahad ang damdamin o saloobi ng may akda gamit ang wika ng kabataan. Pangalawa, na ilalahad ang mahalagang pangyayari sa napakinggang aralin. At pangatlo, na susuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Sa pagnatapos ng aralin ay inaasahang masagot ang mahalagang tanong na, bakit mahalaga na maipahayag ang damdamin gamit ang ating wika? Grade 8. Ngayong malinaw na sa inyo ang mga dapat sagutin, malaman at isagawa, handa na ba kayo? Narito ang gawaing susukat ng inyong pangunawa sa nakaraang araling tinalakay. Ito ay ang 4 picks, 1 word. Sa puntong ito klase, gusto ko na suriin ninyo ang bawat larawan. Tukuyin ang ipinakikita ng bawat larawan na may kinalaman sa nakaraang aralin at pagkatapos ay bubuo kayo ng salita na maglalarawan sa mga ito. Handa na ba? Kung handa na, maaari bang isang like na reaction naman dyan? Mukhang handang-handa na nga, kaya huwag na nating patagalin pa. Para sa ating unang larawan, ano kaya ang ipinakikita ng unang larawan na may kinalaman sa ating nakaraang aralin? Ikomento na ang inyong sagot. Mahusay, Grade 8! Ipinakikita ng larawang ito ang wastong pagpapalaki ng magulang sa kanilang anak. Ikalawang bilang, ano kaya ang ipinakikita ng ikalawang larawang ito na may kinalaman sa ating nakaraang aralin? Ikomento na ang inyong sagot. Tumpak, Grade 8! Ipinakikita ng larawang ito ang pagtulong sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon. Para naman sa ikatlong bilang, ano naman kaya ang ipinakikita ng ikatlong larawang ito na may kinalaman pa rin sa ating nakaraang aralin? Ikomento na ang inyong sagot. Tama, Grade 8! Ipinakikita ng larawang ito ang pagpapahalaga sa edukasyon. At para sa ikaapat na bilang, ano naman kaya ang ipinakikita ng huling larawan ito na may kinalaman sa ating nakaraang aralin? Ikomento na ang inyong sagot. Magagaling, Grade 8! Ipinakikita ng larawang ito ang pagpapaalala na maging maingat sa pagpili ng pinuno ng bayan. Ngayon naman ay balikan natin ang apat na larawan na inyong nahulaan. Bilang pagbabalik-aral sa nakaraang aralin, Grade 8, anong kaisipan ang mabubuo mula sa apat na larawang ito? Ikomento na ang inyong sagot. Mahuhusay, ang mga ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura. Ang wastong pagpapalaki ng magulang sa kanilang anak, pagtulong sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon, pagpapahalaga sa edukasyon, at pagpapaalala na maging maingat sa pagpili ng pinuno ng bayan ay ilan lamang sa mga tinalakay natin na kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura. Mahuhusay, ang mga ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura. Ang wastong pagpapalaki ng magulang sa kanilang anak, pagtulong sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon, pagpapahalaga sa edukasyon, at pagpapaalala na maging maingat sa pagpili ng pinuno ng bayan
ay ilan lamang sa mga tinalakay natin sa kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura. Tunay na ako ay nagagalak sapagkat alam kong nakinig at sinapuso ninyo ang naging talakayan sa nakaraang aralin. At bilang pagpapatuloy ng ating talakayan, narito ang sunod nating gawain. Ito ay ang emosyon, ibahagi mo ngayon. May panonood ako sa inyong maikling video clip at pagkatapos ay gusto ko na magbahagi kayo ng emoticon mula sa inyong gadget ng damdamin hinggil sa napanood at pagkatapos ay ikomento ninyo ang inyong reaksyon hinggil sa inyong napanood. Mamaya ay pipili ako ng magbabahagi ng kanyang damdamin. Nagmahal ako minsan ng mga paano parating naglalakad papalayo. Ng mga sigarilyong nagkukorting bagong tasang lapis. Ng buhok na animoy kurtinang hinahangin sa kanyang mga mata ng mga mata na sumisingkit sa mga titik sa pahina ng libro. Nagmahal ako. Ng boses na wala man sa tono ay awit sa pantinig. Ng mga damit na ulap sa kanyang balikat. Pangarap lipa rin. Ng puso sa madilim na kakahuyan ng kanyang mga kinikimkim na maligno, nagmahal ako. Ng mga paa na parating naglalakad papalayo. Waring tinitipan ng mga sapatos ang kanyang kwento sa sahig. At kung babaybayin ko ang kanyang mga dinaanan, ay binabasa ko siyang muli. At pag narating ko ang minsan naming naging tagpuan, tutulbukan ko ang pangungusap na ito ng halik. Alam kong hindi siya makababalik. Kaya ako nang magsusulat ng mga alaalang pwede ko pa rin puntahan. Pinagpapaalam ko na ang ilan dito ay maaaring mga kasinungalingan. Pero hindi ko sasabihin kung alin. Makasarili tayo minsan sa pagpili ng mga isusulat na alaala. At ganito ko siya gustong alalahanin. Sa ganitong paraan ko lang siya maaangkin. Mula sa inyong napanood na video clip, magbahagi ng emoticong naramdaman dito at ikomento din sa ating comment box ang inyong reaksyon sa napanood. Salamat Grade 8 sa inyong pagbabahagi. Sa puntong ito ay gusto kong ibahagi ang naging damdamin ng isang mag-aaral mula sa Big 9 National High School. Tunay na mararamdaman mo ang sakit ng nararamdaman ng nagsasalita sa video. Pet malo talaga si Juan Miguel. Masasabi natin na nagmahal siya at nasaktan din. In short, na broken-hearted. Pwede din na ghosting. Ramdam mo ang emosyon niya mula sa kanyang mga isinulat. Talaga namang napukaw niya ang aming mga damdamin sapagkat may mga taong nakaranas din ng kanyang nararamdaman. Salamat anak sa iyong pagbabahagi ng nararamdaman. Tunay nga naramdam ko ang nag-uumapaw ninyong emosyon sapagkat halos pare-pareho kayo ng emoticon na ibinahagi. Tandaan Grade 8 na mahalagang malaman ang mga damdaming nakapaloob sa bawat pahayag o sa kabuuan ng teksto upang higit na maunawaan ang mensahe o nilalaman nito. Ang damdaming tinatawag ay tumutukoy sa iba't ibang nararamdaman ng isang tao tulad ng tuwa, lungkot, galit, poot, takot, paghanga, pag-ibig, pagnanais, pagkagulat, pagtataka at iba pa. Maaaring ito rin ang damdamin o saloobing nalikha ng mga mambabasa sa teksto o akta. Mababakas din dito ang damdamin o saloobin ng manunulat sa pamamagitan ng mga salitang ginamit dito. Sa kabuuan, ang simpleng pagtukoy sa damdamin o saloobin sa akda ay sa pamamagitan ng pagkilala sa mga salita o pahayag na ginamit sa teksto o akda tulad ng mga susunod. Halimbawa ng mga pangungusap na nagsasaad ng damdamin o emosyon ng isang tao. Una, kasiyahan. Halimbawa ng pangungusap, natutuwa ako sa pagdating ng taong sumagip ng aking buhay. Ikalawa, pagtataka. Halimbawa ng pangungusap, bakit kaya ganyan siya sa akin? Ikatlo,
pagkagalit. Halimbawang pangungusap, galit ako sa mga taong mapang-abuso. Pang-apat, pagkalungkot. Halimbawang pangungusap, masakit isipin ang mga nangyayari ngayong panahon ng pandemya. Panglima, pagsang-ayon. Halimbawang pangungusap, tama ang naging desisyon mong sumunod sa protocol ng ating gobyerno. Maaari ring ipahayag ang damdamin o saloobin sa pamamagitan ng mga pahiwatig o hindi tuwirang paraan. Halimbawa, kumukulo ang dugo ko sa tuwing naaalala ko ang kanyang kasalanan sa akin. Ang salitang may salungguhit ay nangangahulugang galit na galit. Ikalawa, para akong nauupos na kandila sa tuwing naaalala ko ang aking ina. Ang salitang may salungguhit ay nangangahulugang labis ang panghihina. Sa puntong ito, klase, bilang pagpapatuloy natin sa paglalahad ng saloobin ng may akda, gusto kong pakinggan at suriin ninyong mabuti ang araling tumatalakay sa naging damdamin ni Balagtas sa pinag-alayan niya ng kanyang obrang Florante at Laura. Ibahagi ang inyong mga kasagutan sa aking mga katanungan sa comment box. Florante at Laura ni Francisco Balagtas kay Celia. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natitibig, liban na kay Celia'ng namungad sa dibdib. Yaong Celia'ng laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan, ang ikinalubog ni ring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Makaligtaan ko kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin, kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahi. Lumipas ang araw na lubhang matamis at walang natira kundi pag-ibig, tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingan bangkay ko'y maitlib. Ngayong namamanglaw sa pangungulila ang ginagawa kong pag-aliw sa dusa, nagdaang panahoy inaalala, sa iyong larawa'y ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sasintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdim, nag-iisang sanlang na iwan sa akin, at di mananakaw magpahanggang libin. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw, sa lansangat na yung iyong niyapakan, sa ilog biyata at hilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di makakailang mupo ang panindim sa puno ng manggang naraanan natin, sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik sa puntong hininga nang ikaw ay may sakit, himutok ko nooy inaaring langit, paraiso naman ang may tulong silid. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagian. Binabakas ko rin sa masayang donggan, yapak ng paamo sa batong tungtungan. Nagbabalik man dit parang hinahanap dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagap nang hindi abutin ng tapsing sa dagat. Parang naririnig ang lagi mong wika, tatlong araw na di nagtatanaw tama, at sinasagot ko ang sabing may tuwa, sa isa katao'y marami ang handa. Ano pangat walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwang lumipas, sa kagugunita luhay lalagaslas, sabay ang taghoy kong o nasawing palad. Nasaan si Celia ang ligaya ng dibdib? Ang suyuan namin bakit di lumawi? Nahan ang panahong isa niyang titig, ang siyang buhay ko kaluluwa't langit.
Bakit nga noong kami maghiwalay, ay di pa nakitilya ring abang buhay? Kung gunitain ka'y aking kamatayan, sa puso ko, Celia'y di ka mapapara. Itong di matiis na pagdaralita, nang dahil sa iyo o nalayong tuwa, ang siyang umakay na ako'y tumula, awitin ang buhay ng isang naaba. Celia'y talastas ko't malabis na umid, mangmang ang musa ko't malumbay ang tinig. Di kinabahagya kung hindi mapait, palaring dinggin mo ang tenga't isip. Ito'y unang bukal ng bait kong kutad na inihahandog sa mahal mong yapak. Tanggapin mo nawa kahit walang lasap, nagbuhat sa puso ng lingkod mong tapat. Kung kasasadlakan man ng pulat pag-ayo, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isa mang himutok, ay alalahanin yaring naghahandog. Masayang nimpa sa lawa ng bay, sirenas ang tinig ay kawili-wili. Kayo ngayoy siyang pinipintakasi ng lubhang mapanglaw na musa kong inhi. Ahon sa dalata't pampang na nangilid, tonohan ng lira yaring abang awit, na nagsasalitang buhay may mapatid, tapat na pagsintay, hangad na lumawid. Ikaw na bulaklak, niring dili-dili, Celia'ng sagisag niya. Mula sa inyong napanood, M-A-R. Ano kaya ang paksa ng tula? Mauhusay! Ito ay tungkol sa pangungulila ng may akda sa kanyang minamahal. Bakit kaya labis ang kalungkutan ng may akda sa kanyang minamahal? Mahuhusay mga anak, labis ang kalungkutan ng may akda dahil naghiwalay sila ng kanyang minamahal. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng may akda, parehong damdamin din ba ang iyong mararamdaman? Bakit? Ipaliwanag ito. Salamat sa inyong naging tugon. Karamihan sa mga naging tugon ninyo ay pareho ng magiging damdamin ng tauhan. Ngayon naman, grade 8. Mula sa kaisipang nabuo ninyo sa aralin na pinanood at bilang pagpapalalim natin sa ating talakayan, tukuyin ang mensaheng nakapaloob sa gawain ito na tatawagin nating hula pick. Ibigay ang kaisipan ng larawang ito. Hula pick na! Salamat sa pagbabahagi mga anak. Sa tulong ng mga larawan ay masasabi natin na ito ay nagpapakita ng paghihinagpis ng isang tao na tila nakagapos sa mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Tandaan grade 8 na sa pagtukoy sa pangunahing ideya o kaisipan ng isang teksto ay napakahalaga na maunawaan ang mensahe nito sa mga mambabasa. May ilang mga hakbang sa pagtukoy nito. Una, alamin ang paksa ng teksto sa pamamagitan ng pagsuri ng pamagat nito. Ikalawa, tukuyin ang nais ipaunawa ng may akda sa ating mga mambabasa sa pamamagitan ng pagbasang mabuti na may pangunawa sa kabuuan ng teksto upang matiyak ang buong ideya at hindi sa pahapyaw na pagbasa ng unahan at hulihang bahagi nito. Ikatlo, hanapin sa teksto ang pamaksang pangungusap na nagpapahayag ng pangunahing ideya. At pang-apat, tandaan ang pangunahing kaisipan o ideya ay ang pinag-uusapan sa teksto dahil dito umiikot ang isang talakayan. Mula sa pagbibigay ninyo ng kaisipan sa larawan, dumako na tayo sa araling ito na pinamagatang gubat na mapanglaw. Suriin natin ang kaugnayan ng mga larawang ito sa saknong na inyong mapapakinggan.
Florante at Laura, puno ng salita. Nakasalalay ang magandang simula kung dapat ipagpatuloy ang pagbasa sa isang akda. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinig, ay walang pagitan. Halos naghirap ang kay Pebong silang dumalaw sa loob ng lubhang masukal. Malalaking kahoy ang inihahandog, bawang dalamhati, tapis at lumpon. Puni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matindi nagsasalang loob. Tanang nangabagi na namimilipit sa sanga ng kahoy ay balot ng tinig. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit sa kanino pamang sumagit malapit. Ang mga bulaklak ng natayong kahoy, pinakamaputing nag-ungos sa dahon, bawang kulay luksa at nakikiayon sa nakalilyong masangsang na amoy. Karamihay sipres at higerang kutad na ang lihim niyon ay nakakasinda. Ito'y walang bungat, dahoy malalapad na nakadidilim sa loob ng gubat. Ang mga hayop pang dito'y gumagala, karamihay serpent, basilisko'y madla, hyena at tigre, ganid na nagsisila ng buhay ng tao't daiging kapwa. Ito'y gubat manding sa pinto'y malapit ng Avernong Reino ni Plutong masungit, ang nasasakupang lupa'y dinidilig ng ilog kositong kamandag ang tubig. Sa may gitna nito mapanglaw ng gubat, may punong higerang dahoy kulay pupas. Dito nagagapos ang kahabag-habag, isang pinag-usik ng masamang alat. Bagong taong basal na ang anoy tindi, kahit natatali kamay pa at liig, kundi si Narciso'y tunay na Adonis, mukha'y sumisila sa gitna ng sakit. Makinis ang balat at anaki durok, ilik mata't ilay, mistulang balantok. Bagong sapong ginto ang kulay ng buhok, sangkap ng katawa'y awang magkaayos. Sa araling ito ay ipakikita kung paano nagsimula ang awit sa pamamagitan ng pagpapakilala ng paglalarawan sa gubat na kung saan ay hindi makapasok ang sinag ng araw. Inilarawan rin ang malalaking puno na nakakapitan ng mga baging na matitinik, maging ang malulungkot na huni ng mga ibon. Nailarawan din sa akda ang mga bulaklak na kulay luksa na may di kanais-nais na amoy. May mga nakakatakot na puno ng sipres at higera. Ang mga mababangis na hayop ay nakakalat tulad ng syerpe, basilisko, hyena at mga tigre na handang umatake sa kaninuman, maging sa kapwa nila hayop. Sa dulo ng gubat, makikita ang daan patungong impyerno at ang lupa ay nababasa ng tubig mula sa ilog Cosito na ayon sa mga makata ay isa sa apat na ilog sa impyerno, kaya kamandag ang tubig. Sa gitna ng kagubatan ay may puno ng higera o igos.
isang mayabong na punong kahoy na malalapad ang mga dahon. Ayon sa pagkakasalaysay ni Balagtas, ang puno ng igos na ito ay parang baog dahil hindi namumunga. Dito nakagapos si Florante. Ayon sa pagkakalarawan, si Florante ay mukhang Diyos at mala-Adonis ang kanyang kakisigan. Makinis ang kanyang kutis at kulay ginto ang kanyang buhok. Si Florante ang matapang na heneral ng Albania, subalit sa mga saklong ay ipinakitang siya ay nasa kalunos-lunos na kalagayan, talunan at nakagapos sa isang punong higera sa gitna ng isang madilim at mapanglaw na gubat. Ano ang pangunahing kaisipan ng araling napakinggan? Ikomento na ang inyong sagot sa ating comment box. Salamat Grade 8 sa pagbabahagi. Ang kaisipan na ipinakita sa araling ito ay ang paglalarawan sa gubat bilang isang mabangis na lugar. Ngayon naman ay bilang pagdataya sa rapanood na aralin, tukuyin ang mahalagang pangyayari sa araling napakinggan. I-type ang boom kung ang mahalagang pangyayari ay matatagpuan sa aralin at panes kung hindi. Para sa unang bilang, inilarawan ang gubat bilang mabangis at mapanganib na lugar. Boom, panes, ikomento na! Mahusay! Ito ay naganap sa aralin, kaya ang sagot ay boom. Ikalawa, nagpahayag ng galit na nararamdaman si Florante kay Adolfo. Boom, panes, ikomento na! Mahusay! Ito ay naganap sa aralin, kaya ang sagot ay boom. Ikatlo, ang kahariang Albania na pinamumunuan ng kanyang ama ay napasailalim ng mga masasamang tao. Boom, panes, ikomento na! Mahusay! Ang ikatlong bilang ay naganap pa rin sa aralin, kaya ito ay boom. Ikaapat, ang pagkatuwa ng kanyang nararamdaman habang inaalala ang mga nangyari sa kanya. Boom, panes, ikomento na! Mahusay, ito ay hindi naganap sa aralin, kaya ang sagot ay panes. At ikalima, ang patuloy na pagtawag niya sa Diyos para siya ay gabayan at tulungan sa kinasasadlakan. Boom, panes, ikomento na! Mahusay, ito ay naganap sa aralin, kaya boom na boom! Isang pagbati na may kasamang saludo sa inyo, Grade 8. Alam kong malinaw na sa inyo ang ating mga tinalakay ukol sa damdamin ng may akda, pagkuha sa pangunahing kaisipan, at mahalagang pangyayari sa aralin. Ang pagpapatuloy ng gawain ito ay inyong isasagawa sa tulong at gabay ng inyong mga guro sa Filipino sa inyong follow-up discussion. Muli nating balikan at sagutin ang mahalagang tanong. Bakit mahalaga na maipahayag ang damdamin gamit ang ating wika? Tandaan ninyo Grade 8. May mga pagkakataong hindi sapat ang verbal na komunikasyon upang maiparating ang nararamdaman. Nagkakaroon ng kalinawan ang damdamin ng isang tao sa tulong ng ating wika, ng mga pahayag kung nakikipag-usap o sa pagsasalaysay. Pagbati mga mag-aaral sapagkat nakapaglahad kayo ng mga saloobin at damdamin ng may akda gamit ang wika ng kabataan. Nakapaglahad din ng mga mahalagang pangyayari at nasuri nyo rin ang pangunahing kaisipan na nakapaloob sa bawat kabanata. Kaya naman, ating natamo ang mga kasanayang ito. Una, nailalahad ang damdamin o saloobin ng may akda gamit ang wika ng kabataan. Ikalawa, nailalahad ang mahalagang pangyayari sa napakinggang aralin. At ikatlo, nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasa. Para sa inyong
inyong karagdagang gawain ngayong araw, isagawa ito ng masaya at may pagmamahal upang inyo itong mapagtagumpayan sa tulong at gabay ng inyong guro at magulang. Sagutin at isagawa ang lahat ng gawain sa aralin 2 ng inyong learning packet sa Filipino 8. Grade 8, tunay na ako'y natutuwa at hanggang sa huli kasama ko kayo. Kapit lang, laban lang. Katuwang ninyo ako upang ang iba't ibang kaalaman ay tuluyan pang mapagyaman. Huwag susuko at mawala ng pag-asa. Ating lalagpasan ang hamon ng pandemya ng magkakasama. Laging tatandaan, walang suliranin na walang kalutasan. Kaya't, ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!